si Haring Tamaraw at si Daga. Isang pabula mula sa Mindanao. Minsan, nilibot ni Haring Tamaraw ang kagubatan. Dumating siyang pagod na pagod. Kaagad siyang nakatulog sa ilalim ng punong nara. Dumating si Daga. Tuwang-tuwa siyang naglalaro sa may puno ng nara. Sinaway siya ng mga ibon na nakadapo sa mga sanga ng puno. Ipinaalam nilang natutulog si Haring Tamaraw. Dali-daling tumakbong paalis si Daga. Hindi sinasadyang natapakan ni Daga ang paa ni Haring Tamaraw. Kumilos si Haring Tamaraw at naipit ang paa ni Daga. Umirit si Daga. Nagising si Haring Tamaraw. Galit na galit. Hinuli niya si Daga at bilang parusa, kakainin sana niya ito. Nagmakaawa si Daga kay Haring Tamaraw. Nangakong hindi na siya uulit at sinabi pang baka siya ay makatulong kay Haring Tamaraw pagdating ng panahon. Pinakawalan at pinatawad ni Haring Tamaraw si Daga. Pinasalamatan naman siya ni Daga. Isang araw, habang naghahanap si Haring Tamaraw ng makakain sa kagubatan, sa kanyang paglalakad ay natapakan niya ang isang patibong na hawla na panghuli ng malalaking hayop sa kagubatan. Napasok at nakulong sa hawla si Haring Tamaraw. Walang magawang tulong ang mga hayop. Nagkagulo sila at hindi malaman kung ano ang gagawin sa kanilang hari. Walang ano-ano, dumating si Daga na galing sa paghanap ng pagkain. Ninatngat kaagad niya ang mga tali sa hawla. At nakalusot si Haring Tamaraw dahil sa pagkakaligtas ni Daga sa kanya. Nagpasalamat si Haring Tamaraw kay Daga. Mula noon, naging maputing magkaibigan si Haring Tamaraw at si Daga. At diyan, nagtatapos ang pabula mula sa Mindanao na si Haring Tamaraw at si Daga.